Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Filipino 3, Quarter 2, Week 2. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay pag-uulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matukoy ang mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Maiuulat ang mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Magbalik-aral tayo. Noong nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pagbibigay ng wakas sa kwentong binasa. Ang pagbibigay ng angkop na wakas sa narinig na kwento o pangyayari ay pagpapakilala ng pagiging mahusay na tagapakinig. Nagpapakita rin ito ng pag-unawa sa narinig at pagiging malikhain. Sa araling ito ay pag-aaralan naman natin ang pag-uulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Ano ba ang pag-uulat? Ang pag-uulat ay isang pagbabalita na kung saan ipinapahayag mo ang iyong mga naobserbahan o nakita. Ang ulat ay binubuo ng pagsasalaysay ng isang serye ng mga kaganapan o maaaring naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Sa loob nito, maaari mong tugunan ang isang katotohanan, isang karakter o isang kaganapan. Ang pag-uulat ay isang paraan ng pagbibigay ng mga impormasyon sa mga tagapakinig. Bilang isang mahusay na tagapakinig, nararapat na nauunawaan natin ang mga impormasyong nais iparating ng isang ulat. Ang malinaw naman na pag-uulat ng mga impormasyon tungkol sa naobserbahang pangyayari sa pamayanan ay nagbibigay ng tama at malinaw na kaalaman sa mga nakikinig. Pakinggan ang ulat ng batang si Daniel sa kanyang naobserbahang pangyayari sa kanyang pamayanan. Ito ay tungkol sa kagubatan na nanganganib ng masira at maglaho sa kanilang bayan. Handa na ba kayong makinig mga bata? Pakinggan ang ulat ni Daniel. Ang ating kagubatan ay tinuturing na tahanan ng mga hayop. Ito rin ang nagpapanatili ng mga endangered species ng mga hayop at puno. Ngunit sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nang nasisira ang ating kagubatan at ito'y nanganganib na maglaho sa ating pamayanan. Dahil ito sa kagagawa ng mga tao. Kabi-kabilang mga kumpanya ang nagtutroso sa ating kagubatan at halos ang mga puno ay malapit nang maubos. Hindi nila ginagawang mapalitan ang mga puno sa kanilang pinuputol. Pati ang mga ibon ay wala na ring matirahan. Ganun rin ang mga hayop. Halos kalahating porsyento na lamang ang natitirang puno sa ating kagubatan. Bukod pa rito ay nawawala na ng tirahan ang mga hayop. Nawawala na rin ang kanilang pagkain. At ang ibang mga hayop ay namamatay na rin. Noong nakaraang buwan ay binagyo ang ating pamayanan. Halos binaha ang ating pamayanan. Kakaunti na kasi ang mga puno na maaring sumipsip ng tubig upang maiwasan ang pagbaha. Maraming bahay ang nalubog sa baha at may ilang tao rin ang namatay. Sa ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa pagpuputol ng mga puno sa ating kagubatan. Kahit na sila ay binabawalan na ng gobyerno, ay may ilan pa ring sumusuway at nakakalusot sa pagpuputol. Sila ay mga illegal loggers na dapat maparusahan ng ating batas. Mga bata, narinig niyo ba ang ulat ni Daniel? Ano-anong mga pangyayari ang ibinahagi ni Daniel sa kanyang mga kaklase? Alamin natin! Ang mga ibinahagi ni Daniel na mga pangyayari na naobserbahan niya sa kanyang pamayanan ay ang una, unti-unti nang nasisira ang kanilang kagubatan at ito ay nanganganib na maglaho sa kanilang pamayanan. Sumunod ay ang mga puno ay malapit nang maubos. Sumunod, may mga kumpanya na madalas magtroso sa kanilang kagubatan.
Sumunod naman, wala nang matirahan ng mga hayop at ibon. Sumunod, wala na rin silang makuhanan ng kanilang makakain. Sumunod, binaha ang kanilang pamayanan dahilan sa kakaunti na lamang ang mga punong sumisipsip ng tubig. Sumunod, maraming bahay ang nalubog sa tubig. Sumunod, may ilang tao rin ang namatay dahil sa pagbaha. At sumunod, may mga illegal loggers pa rin ang patuloy na nagpuputol ng mga puno. Ito ang mga pangyayari na ibinahagi ni Daniel sa kanyang ulat na naobserbahan niya sa kanyang pamayanan. Kayo mga bata, kaya niyo rin bang obserbahan ang mga pangyayari sa inyong pamayanan? Sa ating kasalukuyang panahon, ano ang naoobserbahan mong pangyayari sa ating bansa ngayon? Marami pa ring mga bansa ang nakakaranas ng coronavirus o COVID-19. Isa ang Pilipinas sa nakakaranas nito. Halos magdadalawang taon na ang COVID-19. Maraming tao ang nakararanas ng sakit na COVID-19 at namamatay. Halos libo-libo na ang namamatay sa sakit na ito. May mga ospital na halos hindi na tumatanggap ng pasyente dahil sa kakulangan na rin ng espasyo. Nagulantang ang lahat ng mamamayan maging ang gobyerno sa pandemyang ito. Ang mga estudyante sa paaralan ay sa online class na lamang nag-aaral. Marami ring kumpanya ang nagsara dahil nalugi. Marami ring mga tao ang nawalan ng trabaho at umaasa sa ayuda ng gobyerno. Halos linggo-linggo ay tumataas ang datos ng may COVID-19 at mga namamatay. Bukod pa doon ay nagkakaroon ng iba't ibang variant ng COVID-19 na mas lalong matindi. Kaya ang ating gobyerno ay nagpapatupad ng ECQ o Enhanced Community Quarantine sa bawat lalawigan. Pinapaaga rin ang curfew hours. Ang mga bata ay hindi pinapayagang lumabas, ganun din ang mga senior citizens. Pinagsusuot palagi ng face mask at face shields ang mga tao tuwing lalabas. Sa ngayon ay bumababa na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. At unti-unti na rin pinapayagan ang mga bata na lumabas. Ang NCR ay ibinaba na sa Alert Level 2 ang kanilang lugar. Maaaring unti-unti nang nagluluwag, pero kailangan pa rin ang pag-iingat ng bawat isa sa atin. Kailangan ang pananalangin natin sa ating Panginoong Jesus. Ayan mga bata, alam niyo ba ang pangyayaring ito sa ating pamayanan? Maaaring kayo ay nao-obserbahan nyo ang mga pangyayaring ito sa ating pamayanan. Ngayon ay dumako tayo para sa inyong pagsasanay. Mula sa ulat na ating binasa, ano-ano ang mga pangyayaring naganap at nagaganap pa sa ating bansa? Sagutin ang mga tanong. Handa na ba kayo mga bata? Una, anong sakit o pandemya ang ating nararanasan sa ngayon? Magaling! Ang sakit na ating nararanasan sa ngayon ay ang COVID-19 o coronavirus. Pangalawa, ano ang nangyari sa ilang mga taong nagtatrabaho? Magaling! Ang nangyayari ngayon sa ilang mga taong may trabaho ay sila ay nawalan ng trabaho. Pangatlo, ano ang nangyari sa ilang mga kumpanya? Tama, nagsara ang ilang kumpanya. Pang-apat, paano na ngayon ang paraan ng pag-aaral ng mga mag-aaral? Tama! Sa pamamagitan ng online class na lamang nag-aaral ang mga bata. Panglima, ano ang dalawang bagay na kailangang isuot natin sa ating mukha ngayon? Tama! Ang kailangan nating isuot sa ating mukha ay ang face mask at ang face shield. Pang-anim, ano ang ipinamimigay ng ating gobyerno? Tama!
Sila ay namimigay ng ayuda sa bawat pamilya. Pangpito, ano ang kahulugan ng ECQ? Magaling! Ito ay Enhanced Community Quarantine. Pangwalo, ano naman ang ibig sabihin ng MECQ? Magaling! Ito ay Modified Enhanced Community Quarantine. Pangsyam, nagkaroon ba ng iba't ibang variant ang COVID-19? Tama! Opo, nagkaroon ng iba't ibang variant ang COVID-19. Tama ba lahat ang inyong mga sagot, mga bata? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan! Ang pag-uulat ay isang pagbabalita na kung saan ipinapahayag mo ang iyong mga naobserbahan o nakita. Ang ulat ay binubuo ng pagsasalaysay ng isang serye ng mga kaganapan o maaring naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Ang pag-uulat ay isang paraan ng pagbibigay ng mga impormasyon sa mga tagapakinig. Bilang isang mahusay na tagapakinig, nararapat na nauunawaan natin ang mga impormasyong nais iparating ng isang ulat. Ang malinaw naman na pag-uulat ng mga impormasyon tungkol sa naobserbahang pangyayari sa pamayanan ay nagbibigay ng tama at malinaw na kaalaman sa mga nakikinig. Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang Filipino ay pag-uulat ng mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. Mga bata, sana'y naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!